Good day, Malchance! Araw na naman ng Linggo. Alam niyo na, every Sunday, nagsisimba kami ng buong family namin. Kaya syempre, bibilisan ko din magpakain nitong mga alaga nating mga biik at baboy na sila Sara Pig, Lenny Pig, Clarita Pig, at City Pig. So ayun na nga, naglalang din na si Clarita Pig ko. At magandang sign yan na magkaka-baby na naman sila. And nga pala, no, sa mga bago hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa channel natin, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para laging ma-update everything na mag-upload din ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, follow nyo rin po at subscribe yung ating Facebook page at YouTube channel, Mahalta Farming Vlogs. After church, nagpahinga lang kami saglit. Tapos pumunta na kami ng mga kaibigan ko, kasama syempre ang kaibigan din nila na naging bago ko ding kaibigan. Pumunta nga pala kami sa Upper Sipaco para tignan ang place doon. Nga pala, si Mika Iscaris nga pala ang kasama ko at isa sa mga kaibigan ko. Isa nga pala siya sa magaling at very creative na tao sa balaat ng lupa. At siya nga pala ang magiging photographer at videographer namin sa wedding. Siyempre, hindi naman niya magagawa ang mga yon nang nag-iisa lang. Kaya kasama din niya ang buong team niya. At akalaan mo nga naman ay mas makulit pa sa akin, abay nakukuha ko na talaga ang punto ng mga pagiging Mindoreño. And I'm proud of it, guys. Kaya nga naging Mahalta Farming Vlogs ang naging pangalan ng FB page ko at YouTube channel. So another trivia, guys, para sa inyo. Alright, so tinry ko lang itong iPhone 11 Pro. Yung 0.5, ayan sila. Ito yung mga kasama ko. Ayan, so nag-check tayo ng area para sa aming darating na prenup. So ayun na, guys, tuloy-tuloy kami naglakad papunta sa pupuntahan namin malapit sa mga kamangyanan or lugar kung saan mas maraming nakatira ang mga tribo dito sa Upper Sipaco. Nga pala, naglakad kami na medyo mahaba dyan dahil iniwan namin yung mga motorcycles namin doon sa baba lang ng Sipaco at hindi na namin inakyat. So ayun na nga, tinitignan namin dito yung mga mini waterfalls na sayang nga lang dahil sa sobrang init ngayon, no, is kumunti ang labas ng tubig. Pero okay lang, at least marami pa rin kaming nakita mga gandang view dito. And nga pala, sinamahan kami ni Papa at ni Zoe para mayroon mag-guide sa amin na mas nakakaalam dito. At syempre, kilala dahil kilala nga si Papa sa Upper Sipaco. Yeah. So guys, ito nga pala ang kamangyanan. So dito maraming pagkabahayanan or pinaka pinag-iistayan ng mga maraming tribo. So yan yung parang pinaka mini city nila or mini barangay. So kita nyo naman yung mga kabataan dito sa ganyan laro lang is tuwan-tuwa na sila. Diba? Akalain mo this year, no? Nasa technology na tayo pero sila andyan pa rin sila sa mga larong bata. Parang nakikita ko tuloy yung mga batang 90s pa rin, diba? Sa mga katulad nila. And take note, guys, sariling gawa talaga ng mga kabataan yan dyan. Di mo? Sa murang edad, napaka-creative na nila. At tuwan-tuwa pa sila sa ganyan lang. Samantalang tayo mga kabataan ngayon na nasa patag is hindi tayo makontento sa ganyan kasi nga more on gadgets na tayo. And ang ganda nga pala ng baboy mangyan na ito, guys, no? Hindi pa po yan native pig, no? Magkaiba pa po yan, guys. So ito yung wild na piglet. So ito, tinry ng tropa natin. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Itutulak pa siya. Woo! Buti na lang hindi siya tumuloy-tuloy. Ang sarap maging bata ng Mahal Chance. Yung tipong wala kang ibang iniisip na problema kundi yung laruan mo lang. And ang iniisip mo din kung ano yung mga gagawin nyo kinabukasan ng laro. Kung ano yung gagawin mong uta, ayusin mong sasakyan katulad nito. So yun lang yung mga pinoproblema, kaya napakasarap maging bata kasi hindi ganun kabigat ang pinoproblema mo. Sometimes ang pinoproblema mo lang kung ano naman naging usong laro kinabukasan. Yan kasi yung mga naranasan ko, guys, noong way back mga 90s or di ba, mga batang 90s yata ito, mga Mahal Chance. So yun, sino ba dito yung mga batang 90s na Mahal Chance, no? So mag-comment down below kayo dyan para malaman natin kung isa rin ba kayo sa mga batang 90s na nakaranas at nakaka-feel ng mga ganyang bagay. No, in my experience natin na mga laruang katulad nitong mga to. Ay,
guys, so nakita na namin yun, no? Binisit lang ng mga kasama ko yung area ng pagsushutan ng aming prenup by next week. Ayan, so yun pala yung mga kaibigan ko, kasama ko yan, sila Nico and friends, ano? Ayan, so chinek namin yung area para at least alam na nila yung gagawin nila sa time ng prenup day namin. Kung ano yung mga gagawin nila. Ayan, so abangan yun, guys. Ipo-post ko rin yun sa, ano, sa page natin. Alright, let's go!